Welcome to my channel. So meron na naman tayong biniling bagong parts. So walang kamatayang parts and so many parts para kay Preds. Bumili ako ng analog na small thermometer. So in Celsius siya. Ganyan siya kaliit. Okay. Bumili ako kasi para malaman ko yung cabin temperature kapag naka-aircon at walang aircon. Determine natin kung gaano kalamig yung magiging cabin temperature kapag meron tayong analog na thermometer. Share ko yan. So, gusto nyo makahabol pa kayo. Christmas sale sana. Okay, maliit lang siya. Sobrang liit lang siya. 20mm yung size. Yung itsura niya. Buksan natin ha. Makita natin. So, first time ko siyang masisilip actual. Ginagawa ng iba, bumibili ng parang ganito rin, thermometer, pero yung isusuksok mo dun sa louvers ng aircon. Ganun din yun eh. Pero ito, mas pwede natin to i-fix somewhere. So, hanap tayo ng lugar niya. Ganyan siya. Sorry, madumi yung kamay ko. Ay, daliri ko. Good thing in Celsius yung available. Okay, so gagamit na lang tayo ng double adhesive tape para dito. Kanina pinag-iisipan ko kung saan ko siya pwedeng ilagay. Ito. Ayoko siya ilagay sa dashboard eh, kasi gusto ko dashboard clear lang siya. Walang anything na nakapatong or something. Okay, kailangan wala siyang obstruction. Naghahanap ako ng pwede niyang mapaglagyan. And upon checking, napansin ko ito yung ibabaw ng hazard switch, merong space konti. Okay, pinatong ko to rito kanina, nag-fit naman siya. Ayan. Okay, nakita nyo ba? Pwede ko siyang i-mount dyan. At the same time, hindi siya masyadong halata. Pagka naka-aircon kayo na matagal, matche-check nyo na kung ilan yung current room temperature niya. Try natin kabit using adhesive tape, a double-sided tape na 3M. Para maganda yung habit. So yan, kapit na natin yung... So yan, it's 30 degrees. So kakabukas ko pa lang ng sasakyan. So, update tayo to. Dun sa pinaglalagay natin temperature gauge. Ano? Yeah, thermometer pala. Thermometer. So 1 hour akong bumiyahe from Marikina to Makati. Dito sa Makati area. Check natin ako bumaba. Kanina kasi 30 degrees eh. Around 30. Okay. 1 hour of drive. Tapos ang setting ng fan ko number 2. Tapos yung sa thermostat ko is less than 1/2. Yan. Ganyan ang setting ko pagka morning drive. Pero pagka tanghali, minsan ina-adjust ko pa to ng gitna para mas komportable. Pero depende rin sa preference nyo. Pero ako kasi ganun ang preference ko. Diyan ako comfortable eh. Diyan ako komportable sa ganyang setting. And I would suggest maglagay din kayo ng ganyan. Dahil na syempre sa small body natin, hindi natin alam yung exact reading ng room temperature ng ano ng cabin nyo. So parang pakiramdaman lang. So ilan. Pero kasi para sa akin, comfortable range ng room temperature ko is around 25 to 30. Okay, so ganun lang ako ka... Ganun lang yung comfortable na range ko. Pag lower than that, siguro pwede pa rin, pero medyo makakaramdam na kayo ng ginaw. So, at isa na nakakuha kayo ng tips or ideas paano ko siya kinabit and ano yung size niya. Shout out guys sa mga recent subscribers ko. Maraming salamat sa pag-subscribe tsaka sa support na binibigay nyo. Sa mga nagla-like and comments, mga good comments, salamat din sa pag-support nyo sa aking channel. And hopefully marami pa tayong matulungan na
fellow small body rin na owners na makakuha ng ideas kung paano nila i-set up or pagagandahin yung kanilang sasakyan. So, stay safe guys. Ano na ngayon? December, ano ba ngayon? December 5. So, Christmas is coming. So, stay safe. Huwag muna lumabas or huwag muna mag-gathering para ma-lessen yung chance na magkaroon ng COVID. So, ingat guys. Check natin ha. 6:37 ng gabi. Nasa Antipolo ako ngayon. Ito ang aking settings. Check natin. Around, yan o. 27-28 degrees. So, okay naman. Working well. At least may idea lang kayo kung ano yung temperature range niya sa kasalukuyan.